Universe po yung nagtanong yung struggle? Miss Universe po kasi yung nagtanong. Miss Japan. Ayan. Actually po, sobrang dami, mens. Ang dami pong struggles na naging ano ko po nung nag-join po ako sa IM. Una po, yung culture. Hindi po ako sanay na may nag-uutos sa akin. Yung alam mo yung, syempre po, mga mens. Diba? Parang isipin mo nung nag-join ka. Nung nag-join ka, hindi ka naman sanay na may yung baga may mag-uutos sa'yo, ito yung gagawin mo. May mga nagsiset na ganun. May mentor na ganun. Dumating ako sa point na yung may pinagagawa yung mentor ko na hindi ko po talaga naiintindihan. Dumating ako sa point na next stop po ako. Yung hindi na ako nag-communicate. Kaya po, natagalan. Kaya imagine nyo po, pioneering pa lang sa IM, nandiyan ako, 2017. Hindi po, pero na-realize ko, nasabi ko, kung hindi ko babalikan, kasi ang dami pong fear. Alam nyo, ayaw ko po makipag-usap sa tao. Ayaw ko mag-present. Kaya po ako hindi natuto agad ng ano, ng offline. Sa online, bakit hindi ko kasi nakikita yung kausap ko? Struggle ko yung makipag-usap. Ngayon na lang po hindi halatang mahiyain. Sabi ko noon, ano ko magpe-present? Hindi naman ako maalam. Hindi ako maalam gumamit ng PowerPoint. Hindi ako maalam mag-present. Lahat po na yun, sobrang dami kong struggle. Pero naindindahan ko lang yung sinabi ng mentor ko. Sabi niya sa akin, ate, paano kung ito na pala yung magiging way para makapag-for good ka? Hindi mo pa rin ba siya gagawin? Kasi imagine kung mga men, 2016 ako umuwi, 2017 ako nag-join, sobrang tagal na. And then syempre, dumadating talaga ako sa point na sabi ko sa men's ko, hirap na ako, pagod na pagod ako. Imagine po, sino po bang nakarating na ng Balayang Batangas? Ikaw po kaya yung mag-commute, struggle mo yung mag-commute ka. Mens, alam mo yung pakiramdam na makikipagsiksikan ka sa bus na hindi mo naman dati ginagawa, makikipagsiksikan ka sa jeep. Imagine niyo po yung tapakan ng jeep. Yung paghakbang niyo po ng hagda ng jeep, doon po ako umupo, makasakay lang ako papuntang office. Yung naka-makeup pa, naka-ayos ka, pero ginagawa ko yung mens, sobrang maraming struggle po yung pag-commute na yan. At tapos yung siyempre, yung sinasabi lagi ng mga kaibigan ko, nawalan po ako ng mga kaibigan, pero na-realize ko po mga mens, kung totoo pala yung kaibigan mo, hindi siya mawawala. Kasi dumating ako sa point na siya sabi ng mga kaibigan ko, bakit kailangan mag-IM? Eh, pwede ka nang bumalik ng Taiwan. Yung sinasabi ng parents ko, kalokohan lang yung ginagawa mo, nagpapakahirap ka, kasi alam po nilang wala pera. Pero alam niyo po, ang galing ng door, kahit po pamasahin lang mens, pumunta po ako ng office. Yung pag sinabi ng mentor mo, kumain ka na ba? Totoo, hindi ka pa kumain. May baong ka lang tubig. Yun po yung struggle ko, mens, na nagsisimula. Kasi bakit po? Aminin po natin, pag galing po tayong abroad, na-experience po natin kumita ng malaki. Tapos mag-IM worldwide ka, darating ka sa point, papamasahin, mangutang ka. Di ba? Pangkain, wala kang. Dumating po ko sa point sa ganun mga mens. Tapos yung mga kaibigan ko po na dating super close po, na dating ang lalaki ng mga utang sa akin kasi nung nasa Taiwan po ako, mahilig po ako sa racket eh. So marami akong extra income. Mahilig ako magpahiram ng pera na sige, balik mo na lang next time. Ganun po talaga. Pero nung dumating ako sa point na ako na yung wala, tapos ako na nahihirap, yun po yung mahirap. Na doon mo marirealize, hindi kumbaga, na hindi pala tama yung minsan yung sobrang karing mapagbigay. Kasi darating din yung time pag nawalan ka, kailangan ko pala sa una maging selfish ka. Kasi dati hindi ko naintindihan yun eh. Hindi ko naintindihan dati na kailangan ikaw muna. Bago mo kasi makatulong sa iba, kailangan ikaw muna. Yun po yung struggle ko. Kaya ang tagal ko po din agad bago nakaano sa IM. Kasi laging sinasabi ng mga kaibigan ko, bumalikan na lang ng Taiwan. Yung nanay at tatay ko, bakit ka nagpapakahirap dyan? Kasi imagine po, nakikitara lang ako. Dahil ayaw po ng nanay at tatay ko na mag-network. Siyempre, nagtataka sila. Bakit hindi ako home sa amin sa Batangas? Pag yung parents nyo po negative, manage po muna. Temporary lang naman. So, umalis po ako doon sa place namin. Kasi sobrang negative yung, negative ng tao sa paligid ko. Alam mo yung mga mens naman, nagka sa point ng, ang positive, pero pagdating mong bahay mo, negative lahat ng tao. Sobrang madidepress ka, kasi madidepress ka talaga. Yung alam mo yung ang taas ng pangarap mo, pag sila yung nakausap mo, parang isipin mo, ay, parang hindi nga totoo. Siguro nga tama sila, baka nga hindi totoo nakikita ako dito. Alam mo yun, mens, yung energetic ka pagdating mo sa inyo, magiging mawala bigla.
ayun po, sobrang yun po yung naging struggle ko talaga. Kaya ang ginawa ko po, kapalan po ng mukha. Nakitira po ako sa kaibigan ko sa Cavite. Yung kaibigan ko po, hindi siya negative sa networking. Although, hindi rin siya yung tipo, alam niya na parang okay sa yung networking. Basta ang sabi niya lang sa akin, sige, okay lang naman mag-stay ka dito. Kapalan po ng mukha, nag-stay po ako sa kanila. Ang pagtaba niya po ako ampon hanggang sa magkaroon ako ng resulta. Kasi imagine niyo po no, from Cavite, medyo malayo pa rin mga meds, kaya lang doon kasi 24 hours yung commute. No, from General Cavite, General Trias Cavite, magsasakay po tayo ng bus, jeep, tapos alam niyo po yung PUEA, tatawid po tayo ng footbridge, maghihintay po tayo ng bus at jeep, makikipagsiksikan ulit pa work ng office. Pero tinaga ko po yung mga meds, isang taon, naabutan po ako na wala, nakakatulog po ako sa bus terminal. Nadukutan po ako ng wallet, yung cellphone ko po nawala. Yan po yung struggle ko mga mens, kaya napakaswerte niyo po ngayon. Sobra pong naiingit ako yung sa mga nandito ngayon na nag-join kasi online na lang. No, tapos mentor mo pa yung nagpa-process ng pay-ins mo. Mentors mo pa lahat. 'Di ba? Dati ako lang lahat. No, commute, yun sobrang daming struggle pero yung struggle temporary lang naman eh. Kailangan mo lang maintindihan kung ano yung pinagdadaanan mo ngayong hirap. Ito, to be honest ha, alam ko naman kung ano yung unang hirap na pinagdadaanan ng mga nagsisimula. Yung ma-reject. Dahil hindi tayo sanay nang nare-reject tayo. Tama po. Yung nag-aantay tayo ng approval ng mga taong hindi naman nila naintindihan yung ginagawa natin. Yan po yung ano, yung mga mens, yun yung magpapagagal mo sa'yo. No, yung tatay ko na nagsabi sa akin na ambisyosa ako, pinatunayan ko sa kanya na makukuha ko yung dreams ko dito sa Emerald Pride. Darating yung time, magiging proud din siya sa akin. Make your parents proud na kahit gaano sila ka-negative ngayon, gawin mo sila inspiration. No, yung mga kaibigan mo, nagsasabi na hindi totoo yan, ako nagsasabi sa'yo, kailangan patunayan sa kanya na totoo yung nakita mo, na dapat ma-inspire, darating yung time, ma-inspire din sila sa magiging result mo. Maghintay ka lang. Yung patience, mga mens. Kasi, aminin natin, pag tayo, ganito siya, may advantage kasi kapag may pera eh. Kapag may pera ka, hindi ka hahatang. Kasi isipin mo, bakit ko pa gagawin sa iyong worldwide? Bakit kailangan ko pa ma-reject? Eh, may pera naman ako. Pag naman ikaw yung tipo nang wala, iisipin mo, kailangan ko gawin sa iyong worldwide kasi ito na lang yung chance ko. Ibig sabihin, pinutol ko na po, wala na akong backup plan na yung nakita ko na lang opportunity ay iyong worldwide. Straight, iyong worldwide. Wala akong ibang titingnan. Hindi ka na babalik ng employment, hindi ka na babalik ng abroad. Kinap ko na yun, mga mens. Kinat ko na yon. Kasi kapag meron ka pang ganon, hindi mo itutoto sa iyong worldwide kasi isipin mo, meron pa namang ibang opportunity. Kapag hindi ko na-achieve itong iyong worldwide, hindi ko ako nagka-resulta dito, madaling balikan yun. Mga mens, kapag may ganon ka pa, hindi mo may bibigay yung todo mo kay iyong worldwide. Yung mga negative sa buhay mo, okay lang yan. Gawin mo lang silang bagoong, parang sukari-kari. Sila yung pampasarap. No? Gawin mo lang silang inspiration. Natawa si Mens. Ayun po. Okay, thank you po, Mens. Yan, Mentor Charlotte, okay ba? Yung sagot, alam mo, ang ganda ng sagot ni Mentor doon, no? Grabe. Sulit na sulit ako doon, ha? Tanong ko rin yun, eh. So, Mentor, may tanong ako kasi wala pang sunod na tanong naman, eh, no? Ako na lang po, no? Oy, mag-isip na kayo ng tanong na last na yung tanong sa inyo. Pagtatanong ako kay Mentor Harleen, no? Ano yung maipapayo mo, Mentor, sa mga ano? Yung mga tawag dito, yung feeling nila ginawa na ang lahat. Tapos walang nagiging magandang resulta. Tapos parang nakakaramdam sila ng yung parang napapagod. Gustong magpahinga. At babalik na lang right after na mga pagpahinga. Anong mapapayo mo sa mga ganyan, Mentors? Ang ganda ng question mo, Mens. Ha? No, based po sa experience ko, dumating din po ako sa point na gano'n na parang ginawa ko na yung lahat. Pero bakit wala akong resulta? Pero bakit ano? Ganito siya, mga Mens. Hindi na ako naniniwala sa gano'n. Na ginawa na ang lahat, walang result. Ibig sabihin nun, hindi mo talaga ginawa ang paano ko po nasabi? Kasi i-check mo eh. For example,
2 months, 3 months, 4 months ka na. Or sabihin natin 5 months ka na. Straight mo ginagawa 5 months. Tapos sinasabi mo sa sarili mo, bakit ganun? Ginawa ko na yung lahat. Wala pa rin akong resulta. Ibig sabihin mo, mga mens, meron ka pang hindi nagagawa. I-check mo. Kasi ako po mahilig akong magtanong sa mentor. Kasi, di ba tayo mga mens, pag bago tayo, ayaw natin yung napupuna, yung nasasabihan tayo. Ako, ginawa ko po to nung sabi ko sa mens ko, Mentor Jancy, bakit ganun? Ang ginawa ko na yung lahat, nabawa 100,000 ka na, kung hindi pa rin, 5,000 pa rin kinikita ko, 10,000. Ano bang mali? Kailangan i-analyze mo ano yung ginagawa mo. Check mo yung habit mo. Number one, yun yung habit mo. Yung schedule mo ba? For example, yung weekly goals mo. Totoo ba na ginagawa mo ngayon? Ina-achieve mo ba talaga yon? Pag nagsisimula ka, ina-achieve mo ba talaga yon? Kasi kung hindi, baka doon ka nagkukulang. For 1 month, yung goal mo, hindi mo naman talaga totoong ginagawa pa. Baka minsan, akala mo lang, ginawa mo na, pero hindi pa. I-check mo. Pa-check ka sa mentor mo. Kasi naniniwala ako mga mens, kapag talaga ginawa mo naman ang lahat, imposible po walang result. Kaya hindi na po ako naniniwala doon. Kaya nga minsan mga mentor, pag may nagsasabi ako mga downline ko, na sinasabi sa, bakit ganun mens, ginawa ko na yung lahat, pero bakit hindi pa rin? Maniniwala na ako na ginawa mo yung lahat kapag may resulta ka na. Yung master mo na, yung kahit yung basic na gagawa mo na. Basic, kasi kapag ginagawa mo yung basic, imposible, wala kang result. Mga mens, kapag ikaw, hindi ka pa nag-i-income ng weekly, hindi mo pa ginagawa ang lahat. Kasi, lahat tayo may 7 days. Imposible yun. Pero kung ako na, bakit ganun, hindi pa rin. Huwag ka mainip. Baka hindi pa lang time. Kasi ako po, nung mga nauna po kasi yung mentor ko, nauna niya, nahihit niya yung mga goal niya. Pero alam niyo po ba, mga mens, dumating sa point na mas nauna pa ako sa mentor ko. Nauna pa ako sa kanya mag-top. Nauna pa akong pumasok sa kanya sa overall top ng company. Sabi ko, hindi pala totoo yun pag sinabi mong ginawa mo na ang lahat. Kasi regardless kasi kung ano yun eh, kumbaga, kung yung result kasi, nagmamatter talaga yan kung ano yung ginagawa mo. Yung nakikreate mong habit. Pero kapag naging consistent ka, imposible na hindi ka magkaresulta. Baka hindi ka lang consistent. I-analyze mo lang. Tapos maging ano ka sa mentor mo, parang yung mamiso ka talaga, yung kukulitin mo talaga siya. Mens, ano pa ba yun? Kailangan nagpapaano ka talaga. Ako po mahilig ko magpa one-on-one. Na sinasabi ko, Mens, ano pa ba yung kailangan ko gawin? Gusto ko ng ganito, ano pa yung kailangan ko? Ganun siya. I-check mo lang kung ano yung ginagawa mo. Pero kung sa tingin mo, alam mo, ginagawa mo naman, tama naman, huwag ka lang mainip, baka hindi pa lang time. Pero huwag ka mag-wait, huwag ka mag-stop, basta continuous lang. Kasi kapag mag-stop ka, dun masasayang yung effort mo. Kumbaga may process eh, kumbaga naiintindihan mo, dapat naiintindihan mo yung process ng law of sowing and reaping. Na kapag tinanim mo yan ng tama, may resulta. Pero kung alam mo na may mali, huwag ka mag-expect. Yun, grabe. Ayan ha, mga mentors ha. Baka kakanta ka na naman ng ginawa ko na ang lahat. Nagkanta bang ganon? Alibay lang yun, Lens. Para sa akin po, alibay lang yun. Sorry po ha, masyado pong honest, pero may pagkadominante po yung lola niya, pero di po kasi talaga ako naniniwala sa ganun. Yung sabi natin, isang taong ka na, hindi ka pa nag-suffer. Ay, hindi totoo yun? Hindi ka lang siguro nag-i-invite everyday. Oo, tama. Yun, ganda lang sagot ni mentor. Yan ha. Kasi madalas kasi may peace mga nakaka... Oy, peace sa mga, ano ha, sa mga gumawa na ng lahat. Hindi ikaw yun, yung katabi mo. Oo, hindi naman ikaw yun, Mentor Evan eh. Yung kasama natin dito na. Anyway, mga mentors, mukhang wala lang tanong, no? Sulit naman ata, no? Maraming salamat sa iyo, Mentor Harleen. Sa time mo, alam ko busy ka sa team. Grabe.
Lalo na sa maraming PE na dumating, siyempre aasa kasi yun yung mga releasing ng mga products na naman, makikita na naman tayo sa opisina. Para mag-release ng products. Yes, man. Malamang yan, makikita na naman tayo sa Monday. Oo, ang swerte nga, di ba? Yung mga mentors nag-aasikaso ng mga products. Dati, tayo-tayo lang, you know? Hindi naman natin mautusan mga mentors natin, you know? Ikaw talaga kukuha. So, anyways, guys, salamat din sa oras ninyo at lalo-lalo kay Mentor Harleen, no, na pinaulakan tayo sa ano. Sana po hindi kami ano, hindi last ito ha. Kumbaga, patihim lang to Mentor Harleen. Alam ko marami pang mga wisdom, mga kaalaman na pwede pa namin malaman at hindi mo pa na totoo talaga yung mga bagay-bagay na pwede namin malaman. No? Patihim lang yan mga guys. No? Hindi po maingay si Mentor Harleen sa kasi ang nakikita di ba sila Mentor Marlon, sila Mentor ano, di ba? Yung mga naglalabas ng mga sports car, mga ganyan, di ba? May kotse si Mentor Harleen eh, pero alam ko maglalabas ulit ng bago yan. No, Mentor Harleen, thank you sa oras mo. Ipag-pray na lang namin personally, no?